Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Veen in Broome. In this video, ipapaliwanag natin kung ano bang mangyayari sa iyong watch hours kapag umabot 1-year anniversary mo mula nung ikaw ay mag-apply para sa YouTube Partnership Program at hindi mo na-meet ang 4,000 watch hours. Bago lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. So marami akong mga nakitang mga YouTubers sa ibang mga livestream na napasukan ko na nagtatanong, nag-aalala na malapit na daw matapos yung kanilang 1 year o yung kanilang anniversary sa kanilang YouTube. So nagtatanong sila kung back to zero daw ba ang kanilang mga watch hours. So maraming mga nagtanong, sinubukan kong sumagot doon pero mahirap siyang intindihan kung binabasa mo lang siya sa text. So naisipan kong gawin tong video na to para i-demonstrate at ipaliwanag kung ano ba ang mangyayari sa watch hours mo once naka 12 months ka na at wala ka pang 4,000 watch hours. Okay, so para i-demonstrate natin yung tinatawag na 4,000 watch hours for the past 12 months, ipagpalagay natin na ito yung buong calendar year. Halimbawa, nag-start ka mag-apply ng YouTube Partnership Program dito sa araw na to at ang petsa nito ay January 1. So, ibig sabihin, kung ito ay January 1 at ito ay 31 ng December, halimbawa ito ay 2020, mula January 1 hanggang sa katapusan ng December, ang pagkakataon mo para mag-ipon ng 4,000 na watch hours. So, pagpalagay natin na may ilang mga araw na yan ay nag-upload ka ng video. Ba, ito ay January 1, ito ay January 2. Kung halimbawa, everyday, nakakakuha ka ng 10 watch hours. Hanggang sa katapusan ng December, 10 watch hours. Pero sa kalagitnaan ng taon, meron ka mga mararaming watch hours. At pagpalagay natin na yung lahat ng yon ay nagbabago-bago from 10, 20, 30, 40, 50. Natapos yung buong calendar year at ang nakuha mo lang na watch hours ay 3,970 watch hours. Diba? Lumagpas ang December 31. Anong mangyayari? Mawawala ba yung buong 3,970 watch hours? Hindi ganun ang mangyayari. Ang mangyayari niyan, dire-diretso ka lang. Kung tapos ng December 31, 2020, ito ay nasa 2021 na. Ituloy mo lang ang pag-workout ng iyong watch hours. Pero ang mangyayari, ibig sabihin, hindi na January 1 to December 31 ang past 12 months mo. So ito ay 3,970. Mawawala itong watch hour na nakuha mo sa pinakaunang araw, yung 365th na araw. Yun lang ang mawawala. So ibig sabihin, ang mako-consider na lang sa'yo is 3,960 up to December 31, 2020. Pero kung patuloy ka pa rin na mag-workout ng iyong watch hours after December 31, hindi mawawala yung buong ito. Ito lang ang mawawala kasi sa tuwing dumadagdag ang araw, sa tuwing umuusog ang araw na nag-workout ka ng watch hours mo, iba na ang most recent 12-month period mo. So, ibig sabihin, mawawala lang itong January 1 pag ikay nasa January 1, 2021 na. Pag January 2, 2021, magdadrop naman ito. Pero ito, hanggang dito, yun pa rin yung past 12 months mo. So, hindi mawawala itong mga watch hours na nakuha mo rito. Pero isipin mo kung ito yung kung haba nito, itong kamay kong to ang haba ng past 12 months or most recent 12 months, pausog lang siya ng pausog. So, nakakapture pa rin ang mga iba mong mga watch hours depende sa kung kailan mo mamimit yung 4,000 watch hours. Kung halimbawa, pagdating dito sa January 5, nakakuha ka halimbawa ng 100 watch hours. Nawala man yung 50 mo dito mula January 1 hanggang January 5, 2020. Itong 3,970 mo, bawasan mo ng 50. Ibig sabihin 3,920 na lang. Pero biglang pagdating sa January 5 na nakakuha ka ng watch hours na 100 hours, di, meron ka ng more than 4,000 watch hours kasi meron kang 4,020. So ibig sabihin, ma-achieve mo pa rin yung 4,000 watch hours.
mamimit mo pa rin yung eligibility requirement dahil nakakuha ka ng more than 4,000 watch hours in the most recent 12 months, in the past 12 months. So, hindi mawawala yung kabuuang watch hours na to. At sana nagustuhan itong video natin na to at nakatulong sa inyo para masagot yung mga katanungan nyo tungkol sa inyong watch hours for the past 12 months. Kaya tandaan, umabot man ang inyong 12th month o inyong anniversary sa YouTube, hindi mawawala ang mga past watch hours nyo. Magdadrop lang siya day by day, yung pinakahuling araw, yung pinaka 365th day, yun lang yung magdadrop. Pero nevertheless, may iwan pa rin yung 364 days or yung buong 12 months ng mga watch hours na nag-iinit nyo. So keep on working on your watch hours. Hopefully, day by day, may nakukuha pa rin kayong watch hours para mag-drop man yung pinakahuling araw, yung pinakaunang araw doon sa inyong past 12 months, malaki pa rin yung may iwan towards the 4,000 watch hours. And make sure na ang mga public watch hours nyo will remain public. Huwag nyong gawing private ang videos nyo, huwag nyong gawing unlisted yung videos nyo habang kayo nag-workout pa lang ng inyong watch hours. Kasi mawawala yung watch hours na nag-gain nyo kapag hindi na siya public watch hours. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Where are we going, kids?